Ayan po si Arwen, kasama yung kanyang mga puppies. So, para ma-sure namin na talagang kahit paano mababantayan or mamomonitor, yung anong wife ko ay isinama dito sa kwarto namin sa pagtulog. Dito sa aming, sa itaas ng bahay. Ayan po siya. Sana po nagugustuhan ninyo itong mga feature ko about sa mga puppies sa bagong panganak. Ayan po yung mga puppies. Araw-araw ay nadadagdagan ang kanilang paglaki, nadadagdagan ang kanilang sigla. Malulusog po lahat yan. At yan, nadadagdagan ang kakulitan. Opo. Binabantayan na po namin yan sila kasi nga mabuti. Binabantayan mabuti kasi nga ay para masiguro namin na yung time na delicate sila sa paglaki nila ay masiguro na talagang hindi sila mapapano, no? Mapapabayaan. Ayan po, kita nyo, mas malalakas na sila, oh. O, ayan, no? Oh. Sana po nagugustuhan ninyo itong simple features na to. Sana po ma-appreciate nyo. Kung meron po kayong mga katanungan, ay pwede po kayong magtanong dito sa comment section itong vlog na to ng Skipper TV. So, kung tutusin po, titingnan natin, ano po ba ang advantage or ano po ba ang pros and cons ng pag-aalaga ng Chihuahua? O bakit ba Chihuahua? Una, bakit Chihuahua? So, ano ba ang pros and cons ng pag-aalaga ng Chihuahua? Ano po? Ayan po. So, bakit po Chihuahua? So, yan po ang ating katanungan. Bakit po ba Chihuahua ang nalagaan? Bakit hindi ibang breed? Pwede namang ibang breed. Actually po, bukod sa Chihuahua, meron din kami alagang poodles. Okay, mga toy poodle po yun. Dalawang twin toy poodle na parehong black. Tapos isang male na white, off-white ang kulay. Lalaki po yun. Yung dalawang female na black ay parehong babae. Apo. Ayan po. Tapos isang Siamese cat na babae. Kung mapapansin nyo, puro sila mga small breeds. Mga small breeds po yan. Toy poodle, toy poodles, tapos Chihuahua, tapos Siamese. So, bakit po ganun ang alaga namin? Kasi nga, una tigit sa lahat, kami po ay nasa apartment setting. So, mas practical sa amin ang mag-alaga po ng maliit na mga aso. Dahil nga, bukod sa limited ng space, ay siyempre, mas conducive silang matumira sa ganitong setup. Hindi nila kailangan ng masyadong maraming exercise, patakbuin lang sila sa bahay, maglaro silang apat, ng mga aso, okay na. Opo, ayan. Yun po advantage nun. Ang cute-cute talaga nila, oh. Mas malalaki na sila ngayon. Oh. Ang pipintog talaga. At ito po isang reason kung bakit para sa amin, practical ang mag-alaga ngayon ng ganitong breed. Kasi imagine nyo, itong apat, kasya dito sa ganitong container, plastic container. May cover po ito eh.
lalagyan namin to ng damit. So nag-iisip kami kung saan namin siya ilalagay noon after mag-deliver si Arwen. Dito namin naisip. So hanggat hindi pa sila ganun kalalaki, hindi pa nila kaya sumampa rito. At tingin ko matatagalan bago sila makasampa rito kahit malalaki na sila. Ano po? Ay practical kasi nga, dito lang oh, ano, kasa-kasa sila rito. Compared sa large breed, kung large breed ang alaga namin, at ng anak, malamang, apat man ang anak nun, dito namin lalagay. Ang lalaki po nun. Ayan. At ito kasi, at the same time, si Arwen, pag magpapasuso na siya, papasok na lang siya dito. So, mas safe, mas secure. Diba? Ayan siya. Unlike po yung pagka yung malaki, large breed, kailangan talaga malaking lalagyan. Which is, syempre, hindi siya practical para sa amin sa moments na to. Pero hindi ko sinasabing hindi ako mahilig sa large breed. As a matter of fact, I used to breed large breed of dogs. I used to have large breed of dogs. 2 years ago, meron po akong alagang German Shepherd. Ano siya? Working Dine. Pure Working Dine. Kaya lang, binenta ko na muna siya o pinamigay o paano kasi hindi bagay dito. Saka ko na ako kwento sa inyo. Ayan po ang itsura nito. Kadede-dede lang eh. Literal lang kadede-dede lang. So, yun nga po. Ang chihuahua po ay practical na alagaan. Bukod sa maliit, tipid sa pagkain, tapos limited ang space, at magaling nag-guard dog. Opo, sa totoo lang eh. Huwag lang hindi merong kumaluskos o may nadinig na boses ng ibang tao. Actually, kahit kami po eh. Pag nadinig nila ang pumapasok kami sa pinto eh. Pag nadinig niya, kakahul na siya. Ganun, ka-alarming ang boses pa naman eh, napakatinis. So alam ka agad ng tao na nasa loob ng bahay o agad namin na mayroong ibang tao sa paligid. disadvantages. Yun lang po, pag medyo maliit, kailangan medyo listo kayo, lalo na ito kapat na to pag naglalakad na. Sobrang liit, baka mamaya matapak. Kawawa. Tapos ano pang probably cons nila. So pag hindi nyo sila na kung hindi marunong kami mag-tame o train kay Arwen, hindi namin alam kung paano patigilin yung kanyang barking. Dire-diretso yun. May tendency maging ganun. Dire-diretso ang pagtahol. Pero kailangan nga po, marunong tayo, matutunan natin kung paano suheto ng alaga. Kaya kailangan pa-realize natin sa kanila na yung tao ang master nila. Ayan po. Ano pa ba ang possible na cons niyan? Chihuahua? Well, kumpara sa poodle, mas nag-shifted yata sila ng coat.
hindi sila hypoallergenic, hindi katulad ng poodles. Yun lang po. Mas yappy sila, mas matahol sila kumpara sa mga poodles. Pero pagdating sa cuteness, poodle at saka ang chihuahua at saka iba pang mga small breeds, toy breeds, ay talaga namang wow. Overload yan. Yes. So far po, yun lang po ang naisip ko. Kung may naisip po kayo gusto idagdag, pwede niyo pong i-share sa comment section. So ayan po. Ayan. Ang mga malulusog na puppies. Thank you so much po. Skipper TV. There you have it. Yan po yung mga quality and traits ng mga chihuahua compared sa ibang breeds like poodles, shih tzu, pomeranians, pugs, etc. So, yan po yung mga qualities, pros and cons na discuss ko. In case po na meron kayong mga alam pa na pwedeng i-add dito sa sinabi ko, please comment down below para po ma-share natin lahat sa mga iba pa pong tao. At maganda po ito kasi nakakatuwa, nakakaaliw, nakakaalis ng stress at napaka-practical nga. So kung meron po kayong mga iba pang ideas, whether it is pros or cons in having a chihuahua, you can bring it on. And hopefully, we can share a lot of things about the breed, kung paano pa po natin may papalaganap, mapapaganda. At ako po rin sinasabi ko sa inyo na ako po ay first timer dito. Hindi pa po ako ganun kagaling. Kita nyo naman, no? Yung anak ko po ang mahawak din sa puppy ngayon. Mga puppies, ipinapakita bawat isa. Opo. So, asahan ko po. Salamat po sa inyo. Ano po? Ayan po. Ayan, oh. O, ayan. Medyo mas ano na, mas nakakabalas na sila ng konti. O, mas yung kanilang mga paa, may improvement na. They trying to walk properly. They're trying to learn how to walk. Yung talagang parang tuta. Although medyo, siyempre, practice pa yan. Malaki. Hindi ko alam kung chihuahua ba to o American bull yata ito. Kung yung madali, ayun ang sinasabi ko. Sinaspak yung ano, yung kwet ng isa. Ayan. Chihuahua kaya ito mga ito. Malaki. Parang American bully. Kanya naman itsura, oo. Sometimes they look like pitbull na. Tapos ang liliit ng mukha, ang lalaki, ang iksi ng huso, ang lalaki ng ulo, ang lalaki ng mukha. Tapos ang lalaki ng mga katawan. Oo. Because they're not very American bully yata itong mga puppies na ito. Lumabas ng chihuahua ito eh. No. Kunin mo, dali. Kunin mo yun, oh. Dali. Yan ang iiwasan po natin, yung ganun. Kasi yun ang nagiging cause ng hernia. Pagka yung isang puppy na sup-sup niya yung pusod ng kapatid niya, yan ang pusod, yan. Yan ang pusod, yan. Pagka yan na dede, na isang kapatid, lagot, namamaga po yan. Teka, ano meron sa ari niya? Tumihi. Nasup-sup siguro ari niya. Sige na, ilagay mo ito. Dahan-dahan naman anak. Asa yung nanay? Hugasan mo nga yung nilagay nila ng food. Dali. Nilagay ng food ni Arwen. Hugasan mo.